Vlog, welcome back to my vlog. Isang busy hapon sa inyong lahat mula dito sa Lasak City. So, mag-icing na sana ako sa cake na order ko for today's pangkabuhayan showcase, mga karag-karag. Kaso nga, nabalitaan ko tong latest na pasabog na mga paintriga galore na pinag-uusapan ngayon ng mga active na mga chismoso at mga chismosa sa social media tungkol nga dito sa award na hindi pa natanggap ni Michelle D. na mula sa Miss Universe Organization, yung Voice for Change Award ba nga, yun na dawat ni Michelle D. Nanggalaiti talaga ako, mga karag-karag, gahit pa kay Abrihan yung istatihan ni Asamanta kong gunting. So parang ko, hala, hindi pwedeng malate ako, di ba? Kasi nako, sobra na yung anong ginawa ng Miss Universe Organization kay Michelle D, di ba? Kung matandaan natin, hinakot ni Michelle D yung pa-award system sa Miss Universe na anong taon nga yun, nakalimutan ko, last year, di ba? Tapos, ang eksena, hindi nakapasok sa top si Michelle D. Tapos ngayon, gamit na gamit yung picture ni Michelle D sa pagpapromote sa Miss Universe 2024. Lalo na dito sa Voice for Change na ano, pa-eksena poster galore nila na kung saan, yun ay nakadawat. Premium pa si Michelle D. Ay, shame on you, Miss Universe Organization. Kakapal na mga face lock ninyo. Gaya ng kakapal na mukha ni Kurgan. So, yun lang, nita ko sa gunting, mga karag-garag. So, ayun mga karag-garag, no? Kung makaano sila ba, maka-promote sila sa Miss Universe 2024 na 130 countries, may bongga stage na history pa, yung mangyayari ko, no, sa mangyayaring sa Mexico, di ba? Tapos, mga new format na pinaggagawa nila, tapos hindi pa sila nakapagbigay sa ano, sa Voice for Change Award kay Michelle D. Di ba? Kapal ng mga face lock. Grabe. Dami kasi sila laparuhon o kape. Mas-mas-masan ang ano ba, Mission Universe Organization. Di? At siguro, hindi na rin na ano ba, napigilan siguro ni Michelle D. Talagang sinabi na niya kung yung hindi dapat nating malaman na hanggang ngayon, nga pa rin siya sa ano, pa Voice for Change Award na yon, wala pa rin siyang natanggap. Tapos andun yung picture niya, nakaparada na. Ay! Kahit ako, ilalaban ko talaga yung karapatan ko, di ba? So sanay na sanay silang i-delay yung pa-award premium galore nila, mga karag-karag, dahil kung matandaan din natin dati, may isang kandidata din yung $10,000 niya na mapapremium, ang tagal ding binigay ng ano, Miss Universe Organization. Ganito rin yung ginawa nila kay Michelle D, di ba? Eh wanag yun, pordoy na siguro. Yun yung magiging eksena, mga karag-karag, makaingutag undang Miss Universe. Yun nga, sabi nga nila, dapat daw ayusin muna ng Miss Universe Organization ito mga na-delay na mga ano ba, pa-premium na mga kandidata bago sila gumawa ng pagmamayabang system galore. Oy, agree ako dun. Magmamayabang-yabang ka, tapos may mga ano ka pa pala. Yay! Keyboard ninyo, Miss Universe Organization. Impas galore, gini sila sa Cosmo, mga karag-karag. Grabe pa naman yung atake ngayon sa mga preparation sa Miss Cosmo. Tapos itong Miss Universe, agoy. Thank you, Michelle D, sa latest na paschika. Yan ang mga karag-karag, ano yung magiging reaksyon ninyo sa latest pasabog na revelasyon ni Michelle D? At ano kaya yung aabangan nating maging apahayag ng Miss Universe Organization? Tiyak, hahanap na naman ito ng palusot system galore. Of course, dyan magaling ang Miss Universe Organization na kimi-keme, na na-delay, na ganito, bla bla bla. O, de, pak! Ay, yamot lang kabaga, joke mga face. And that's all for today, mga karag-karag. See you in my next vlog. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa YouTube channel ko, don't forget to like and subscribe. Kuragan karag, ang chismosa sa mundo ng beauty pageant, sa mga pa-intriga at mga pa-iskandalo. Diyan magaling si Kuragan. Huwag lang yan sa mga pa-review-review, sa mga Q&A. Kay Bugo, kay Kuana. O sa mga pa-fashion, huwag yun hanggang menopausal destruction, fashion lang ako. Bye-bye!